Welcome back to my channel. Ngayon naman po ay isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng masarap at malambot na mocha cake roll. Pwede po itong pang-negosyo, pwede sa lahat ng handaan, sa lahat ng okasyon, at syempre swak na swak na pang-merienda sa bahay. So napakalambot po nito mga kasosyo. Sobrang dali lang pong gawin nito at sobrang dali lang po ng ating mga sangkap. So, ang kailangan lang po natin dito ay 8 fresh na large na egg. So, syempre, ihiwalay po natin yung egg white sa egg yolks. So, mas maganda po talaga mga kasosyo kung ang gagamitin natin na itlog ay yung fresh para iwas basag po ang ating egg yolks. And next step naman natin ay babasagan natin yung egg yolk syempre. Maglalagay tayo ng 1/2 cup ng white sugar. At 1/3 cup ng oil. And then 1 cup ng water. Kung special naman nakikita ang gagawin nyo ay substitute nyo na lang po yung water ng milk or evaporated milk. And then maglalagay tayo dito ng 1/4 teaspoon ng baking soda and 1/2 tablespoon ng baking powder. And then magsisift po tayo ng 1 1/2 cup ng cake flour. So, haluin lang po natin ito hanggang sa wala ng mga buo-buo or lumps. And then, maglalagay din po tayo dito ng 1/2 tablespoon ng mocha flavor or 1/4 teaspoon ng mocha flavoring. Kung wala naman po kayong flavoring, maglagay na lang po kayo ng kahit mga 5 grams ng coffee, powdered coffee. Okay, set aside muna po natin ito. So, ngayon naman ay ibibit na po natin ang ating egg whites. So, wala pa po ako nilalagay dito maliban sa egg whites. So, kapag medyo nag-bubbles na siya ng ganito, maglagay na tayo ng cream of tartar, kahit mga 1/8 teaspoon lang, pwede na po. And then gradually po natin ilalagay ang 3/4 cup ng white granulated sugar. Kung wala naman po kayong cream of tartar, pwede naman maglagay na lang kayo ng kahit calamansi juice or lemon juice vinegar or kahit mga 1 teaspoon ng vinegar or lemon or dayap, pwede na rin po. So ibibit po natin ito hanggang sa ma-achieve po natin yung makinis at makintab niyang frosting. So mga kasosyo, hindi po dapat masyadong stiff peak yung ating meringue. So and then pagsamahin na po natin ang ating batter and then ang ating meringue. And take note mga kasosyo, kailangan po hindi masyadong halong-halo ang ating cake batter kasi po kung hindi
ang tendency po kasi niyan ay babalik siya sa pagkatubig, which is magiging matigas po ang ating cake. Okay, so okay na po na nahalo natin po siya ng yung tamang halo lang. Huwag mo na po yung masyadong halong-halo. Para po maiwasan na maging matigas ang ating cake. Kasi, iro-roll po natin ito. Ang hirap po kayang mag-roll ng cake kapag ito po ay medyo matigas. Kasi, ang tendency po ay magka-crack ang ating cake. At mahihirapan tayong mag-roll. Okay? So, ayan. Pwede na po yan. Okay lang po yan kahit may mga buo-buong konti na pag tinaktak naman na po natin yan, medyo mawawala rin naman po yung mga bubbles na yan. So ilalagay po natin ito dito sa ating tray. So ito pong tray natin ay nilagyan ko lang po ito mga kasosyo ng grease na margarine, and then nilagyan ko lang siya ng brown paper. Pero kung meron naman po kayong parchment paper, ay aba pwede naman po yan. So ibibake po natin ito sa 160 to 170 degrees Celsius na mga 15 to 20 minutes. So alalay lang po ang apoy neto. Okay, so habang binibake po natin ang ating cake ay gagawa naman tayo ngayon ng frosting or icing ng ating, pinaka-icing ng ating cake. So kailangan lang natin dito ng butter. So kailangan yung butter nyo po ay spreadable or nasa room temperature lang po ito. So kailangan natin ng isang buong butter or 1 cup ng butter. So ginamit ko po ay yung medyo mumurahin lang na brand. So, ibibit po natin ito. So, galiin nyo po na mag-scrape ng gilid para nasasama po lahat ng pwede na kailangan nating i-mixer. And then maglalagay po tayo dito ng 1/2 cup ng condensed milk. And then 1/2 cup din po ng vegetable lard or shortening. And then 3/4 cup ng powdered sugar. At gagamit po tayo dito ng syempre yung ating mocha flavoring. Kung wala naman ay maglagay nilang kayo ng 1 teaspoon ng black coffee powder. Mimixer lang po natin ito hanggang sa maging smooth ang ating frosting. So don't worry mga kasosyo kasi stable po ang icing po natin. Hindi po ito basta-basta bumabagsak. And now next step naman, since luto na ang ating cake ay magro-roll na tayo. So naglagay lang po ako dito ng plastic sa ibabaw para pag tinuob ko siya. So hindi siya didikit sa baking sheet. So gagamit lang po ako dito ng katsa, pang roll. Kung wala naman kayong katsa, kahit yung tela lang na malapad na pwedeng gamitin natin pang roll. Kung hindi naman brown paper, pwedeng-pwede rin. Alright, so ito na po yung ginawa natin na frosting.
yung pinaka-icing natin sa ating cake. Okay, so mag-roll na po tayo. O yan, so sobrang dali lang po mag-roll. Basta yung i-roll po natin ay malambot. Kasi pag matigas po, magka-crack po siya. At hindi po ganun kadali mag-roll kapag matigas ang cake. Hayaan lang po muna natin ito kahit na mga 10 minutes lang na mag-intact siya. And after 10 minutes, buksan na po natin. Okay, since ito pong ano po, ito pong ginawa ko pong cake roll ay syempre, isang haba po ito or whole roll po ito. Nga lang, wala po ako nabili na ngayon kasi out of stock lahat ng ano, ng isang buong roll na kahit yung clamshell na buo, wala rin po ako mabili, kahit styro, wala din. So, available ko lang po dito ay pang half roll. So, ito po ang gagamitin natin. Tsaka yung clam, itong clamshell na half roll lang. So, kaya naman po ako gumagamit ng clamshell na ganito kasi po, syempre, may, yung hindi kayang bumili ng buong roll, syempre, afford lang nila yung half roll. So, kaya lagi po akong mayroong ganito. So, swak na swak siya dito. And then, ito naman, nilalagay ko siya dito sa styro kasi ito po, ini-slice ko po siya ng mga 5 slice at binibenta ko po siya ng 30 pesos per slice. So, parang lumalabas dito ay 150 pesos kada half roll. Okay, so gagamit po ako dito ng star na piping tip. Magtatabi tayo dito para sa pang-design natin sa ibabaw ng cake roll. So, itabi natin ito. Gagawin natin siyang pang-design mamaya. Okay, and then ito namang natira. So, ito yung i-coat natin. So, sa recipe ko po ng pang-coat nito, sa frosting nito ay kasyang-kasya lang po ito sa isang habang roll, sa isang buo. So, kapag na-coat nyo na po ito, maglagay na lang, gumamit na lang po kayo ng ito yung tinatawag naming supply na pang-design. Sobrang dali lang namang mag-design ng cake. So, diba, ang dali lang naman na tantsahin kung ilang hiwa yan. So, 5. So, at least may isa-isa silang ano, a star or flower. So, mag-design na lang po kayo kung paano yung gustong i-design yung inyong cake roll. So, ayan. Bahala na po kayo kung gusto nyong budburan siya ng chocolate chips. Ako, maglalagay po ako dito ng chocolate syrup. Ilagay ko lang po siya dito sa lagayan ng ketchup. Aba, syempre, bago naman ito. So, kung sa tingin nyo naman ay may extra pa na ano, na frosting. So, basta bahala na po kayo mag-design kung paano nyo po siya gusto i-design yung inyong cake. Diyan lalabas yung pagiging creative natin. Okay, and then yung natitira naman po natin na isa pang cake roll. So, lalagyan din po natin siya ng design.
Ganun pa rin kung ilang hiwayan. Okay, so ayan mga kasosyo, sobrang dali lang po gumawa ng cake roll, promise. Try nyo po, practice din tayo. Okay, so ngayon naman po ay, syempre taste test naman po tayo. Ayan na, sobrang lambot po ng ating cake. Maganda po itong gawing pang negosyo kasi hindi po ganun kamahal ang mga sangkap na ito, promise. So ayan, nakita nyo naman ang lambot. And syempre, sobrang sarap niya. So pwede nyo po itong gawing online business nyo po. Ayan, kita nyo po. Ayan, malambot po ang ating cake. Okay, so ayan mga kasosyo, sana po nagustuhan nyo ang aking recipe for today. So, abangan nyo pa po ang susunod ko pang mga video na gagawin. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. At kung hindi ka pa po nag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na. Pakipindot na lang po ng notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating video na gagawin. Okay, thank you for watching. Bye-bye!